General Gyebek, isa sa mga magigiting na bayani ng Korea na nagmula sa kaharian ng Baekje. Siya ang namuno sa hukbo ng Baekje sa makasaysayang digmaan sa Hwangsanbol noong 660 AD. Ating pag-usapan ang kanyang ginawa at kung bakit siya naging martir na general ng Baekje. Pero bago yan, narito ang ilang mahahalagang bagay tungkol sa kasaysayan ng kaharian na kanyang pinagmulan. Ang kaharian ng Baekje ay kabilang sa makasaysayang tatlong kaharian ng Korea. Kasama dito ang Koguryo at Silla. Ang Baekje ay itinatag noong 18 BC ni Haring Onjo, ikatlong anak ni Haring Jumong na siya namang nagtatag sa kaharian ng Koguryo. May mga ilan na nagsasabi na hindi talaga si Jumong ang tatay ni Onjo kung hindi ang unang asawa ni Lady Soshono. Unang tinawag na Sipje ang kaharian bago ito naging Baekje, na ang ibig sabihin ay 100 vessels. Tumutukoy ito sa 100 tao na nanggaling sa lupain ng Koguryo na kasamang nagtatag sa kaharian ng Baekje. Ang Koguryo at Baekje ay parehong sinasabi na sila ang descendants ng dating kaharian ng Buyo, isang kaharian na nakatayo sa gitna ng Manchuria na sa kasalukuyan ay ang Northeast China. Pinamunuan ng Baekje ng 31 hari bago ito tuluyang bumagsak noong 660 AD. Naging isang full-fledged kingdom ito noong panahon ni Haring Goy, ikawalong hari ng Baekje. Ang Baekje, Silla at Koguryo ay paulit-ulit na nagdidigmaan. Bawat isa ay may kanya-kanyang panahon kung saan sila ang pinakamalakas. Para sa Baekje, ang ika-apat na siglo ang panahon ng kanilang pamamayagpag. Sa pamumuno ni Haring Gyeongchogo, ikalabing tatlong hari ng Baekje, nasakop nila ang kanluran maging ang hilaga ng Korean Peninsula matapos nilang talunin ang Koguryo sa digmaan. Sinalakay ni Haring Gyeongchogo ang kastilyo ng Pyongyang at napatay ang nooy hari ng Koguryo na si Haring Gogokwon. Sinasabing umabot pa ang pagpapalawak ng Baekje hanggang sa teritoryo ng China, ngunit ito ay controversial. Ang pinakaunang kapitolyo nito ay ang Wilyesong na mas kilala natin ngayon bilang Seoul, ang kapitolyo ng South Korea. Ang mga opisyal na posisyon sa kaharian ng Baekje ay hawak ng 8 maharlikang angkan. Ito ay ang Sa, Yon, Hyop, He, Chin, Kuk, Mok at Pek. Sila ay nahahati sa 3 level at ito ay binabase sa kulay ng suot nilang balabal. Ang pinakamataas ay ang Chapyong na nakasuot ng lila o purple. Ang pangalawa naman ay ang Tok na nakasuot ng pula at ang panghuli ay ang Mundok na nakasuot ng asul. Humina at tumigil sa pamamayagpag ang Baekje nang maging hari ng Koguryo si Gwanggaeto the Great noong 391 AD. Sinalakay at tinalo nito ang Baekje sa digmaan noong 392. Makailang ulit kumanti ang Baekje ngunit nabigo sila. Sinamantala ng Koguryo ang pagkakataon at 2 magkasunod na taon nilang sinalakay ang Baekje hanggang sa sumuko ang 17 hari nito na si Haring Asin. Nagpatuloy ang paghina ng kaharian ng Baekje hanggang sa 5 siglo. Noong 475 CE, nasakop ng Koguryo ang Seoul kaya napilitang ilipat ang kapitolyo ng Baekje sa Ungjin na sa kasalukuyan ay Gongju, timog sa probinsya ng Chungcheong sa South Korea. Para maisalba ang kaharian sa tuluyang pagbagsak, pinaigting ng Baekje ang alyansa nila sa kaharian ng Silla na nagsimula noong 433 AD. Noong una ay tinatamasa nila ang kasaganahan ngunit sa patuloy na paglakas ng kaharian ng Silla, ito ay naging banta na rin sa kanila. Mula sa Ungjin ay inilipat ni Haring Sejong ang kapitolyo sa Sabi. Sa kasalukuyan, ito ay ang Buyeo County. Noong 553 AD, sinakop ni Haring Jinyong ng Silla ang ibabang bahagi ng Han River Valley sa tulong ng Koguryo. Sa galit ni Haring Sejong, sinalakay nito ang Gwangsan Fortress upang bawiin ang lupain na inagaw sa kanila. Ngunit ang masalimuot na labanan ay nagtapos sa pagkakapas lang kay Haring Sejong kasama ng 30,000 nitong sundalo. Makalipas ang isang siglo,
Nakipag-alyansa ang Baekje sa Koguryo upang tapatan ang banta ng sila. Naging agresibo ang dalawa sa pag-atake. Nasakop nito ang ilang teritoryo ng sila, kabilang ang 40 kuta sa mga hangganan nito. Ngunit hindi matitinag ang sila dahil sa matibay na ugnayan nito sa Tang Dynasty. Isang oportunidad naman ito para sa mga Chino na may malaking interes na sakupin ang pinahinang Baekje at Koguryo. Sinubukan ng Baekje na humingi ng tulong sa Yamato, Japan, ngunit tinanggihan sila. At noong 660 AD, ang 29th na hari ng sila na si Haring Muyol ay inatasan si General Kim Yushin dala ang 50,000 sundalo na salakayin at tapusin ang kaharian ng Baekje. Nagpadala naman ng humigit kumulang 130,000 sundalong sakay ng barko ang emperador ng Tang Dynasty na si Emperador Gaozong. Noong mga panahong yun, hindi na suportado ng mga ministro at mga opisyal si Haring Huijia ng Baekje. Nakalikom lamang siya ng 5,000 sundalo para itapat sa napakaraming sundalo ng pinagsamang Tang at Sila. At dito inatasan niya ang magiting at tapat niyang general na si Gebek upang labanan sa digmaan si Kim Yushin. Bagamat alam nito na halos imposible silang manalo, ay buong puso at katapatan nitong tinanggap ang misyon dahil sa pagmamahal nito sa kaharian na kanyang pinaglilingkuran. Hulyo ng taong 660, tinungo ni Gebek at ng 5,000 nitong sundalo ang Huang Sanbol upang dumigma. Pero bago ito, usap-usapan na tinapos ni Gebek ang buhay ng kanyang asawa at mga anak. Ito'y sa kadahilan ng ayaw niyang maging alipin ang mga ito at magdusa sa kamay ng mga kalaban sakaling matalo siya sa digmaan. Ang isa pang dahilan kaya nagawa ito ni Gebek ay upang pataasin ang moral ng kanyang mga sundalo. Ibig sabihin, kaya inubos ni Gebek ang kanyang pamilya ay upang isipin ng kanyang mga alagad na handa siyang ibuwis ang kanyang buhay sa digmaan at wala na siyang babalikan pa. Ikasyam ng Hulyo noong 660, dumating sa Huang Sanbol ang 50,000 hukbo ng sila. Sa kabilang banda, ang 130,000 puwersa ng Tang Dynasty ay nagtungo sa Sabi upang pabagsakin ang Kapitolyo ng Baekje. Sinalubong ni Gebek ang puwersa ng sila sa Huang Sanbol, bagamat 5,000 lang ay nagawang manalo ng Baekje sa 4 na sagupaan. Ngunit dahil 10 beses na mas marami ang kalaban, hindi kinaya ng mga sundalo ng Baekje ang labis na pagod. Umatake ang buong puwersa ng sila at nalipol ang lahat ng sundalo kabilang si General Gebek. Kasabay ng pagbagsak ni Gebek ay ang pagtatapos ng makasaysayang dinastiya ng Baekje na tumagal ng 678 taon. Kaunti lang ang impormasyon tungkol sa personal na buhay ni General Gebek, maging sa libro ng Samgok Sagi at Samgok Yusa na pinakamahalagang libro tungkol sa Three Kingdoms of Korea, ay hindi nabanggit kung kailan at saan siya pinanganak at kung saang maharlikang angkan siya nahahanay. Ngunit magkagayunman, makalipas ang lagpas 1,400 taon, ang katapangan at kabayanihan ni General Gebek ay patuloy na nabubuhay sa puso ng mga Koreano. Isa siya sa simbolo ng minsang naging malakas na kaharian ng Baekje. Kung nagustuhan mo ang video ay sana i-like at i-share mo po ito sa iba. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para sa marami pa nating kwentong kasaysayan, mga trivia at mga pangyayaring naganap o nagaganap sa labas at loob ng ating planeta. Hanggang sa muli, ito po ang Wonderman Files.